Hey guys, magandang araw sa inyong lahat. Sa araw na ito, ang ibabahagi ko sa inyo ay ang paggawa ng pattern ng polo. Dati kasi nagvideo ako ng paggawa ng polo, pero di raw maintindihan. Ngayon, lilinawin ko ang paggawa ng pattern ng polo. Kung bago ka pa lang sa aking channel, at kung dati na, at hindi pa nagsusubscribe, isubscribe mo naman ako. At i-likes mo na rin at hit mo na rin ang bell button at all nang sa susunod na mga video, ma-inform ka. Salamat! O sige, start na tayo. Okay, kunin muna natin ang sukat ng polo. Ang unahin natin ay ang collar. Sa itaas tayo maglagay na natin. So, lagyan natin ang tanda, collar is 16. Then, ang isunod natin ay ang shoulder doon sa guhit, you know, ang guhit. Then yan, ang sukat nito ay 19, shoulder is 19. Tapos ang isunod naman natin ay ang breast yan, ang breast is 21, it is 42. Yan. Ang susunod natin ay ang length. So, dito tayo magsimula sa itaas sa may collar. Sa ilalim ng bangk dito. Tapos sukatin natin yung likod, hindi yung harap, ano. So, ito ay 28.5. 28.5. Ganon, ito yung likod, ano? At ito yung harap po. Pagka yung harap ang sinukat mo, it is 29. So, ang isunod naman natin ay ang manggas. Kung ito ay ang sleeve length. Ang sleeve length ay 22.5. Sleeve length 22.5. So ganun din, kunin naman natin yung armhole. Ang kalahati is 20 ang armhole. Armhole is 20. Yan. Kung short sleeve naman, i-con mo lang ito. Then, kalimitan ng haba lang ng connect. Mga 8 or 9. Ganon. Tapos, i-con mo na lang siya kung ano ang iyong length. Kalimitan nito. For example, ang sleeve length ay 8.5. Tapos ang sleeve width ay 7. Yan. Or 8. Ganon, mga 8. Okay. Gawa muna tayo ng starting point. Maggawa tayo ng square. Yan. Square muna natin, ano? Diretso lang natin ang pagguhit ng square. Yan. Tapos, guhit po ulit tayo ng isa pa para sa harap. Yung harap. Nung 3/4 lang yan. But, dito ang starting point natin, ano. Then, sukat tayo ng mula dito sa itaas, mga 1 3/4. Tapos, yung pangalawa ay 4. No? Or, pwede natin to gawing 1.5. Yan, ganyan. Then,
gamitan natin ng square, no? Eskwala. Square. Ang tawag namin dito, eskwala. Yan. Point out natin yung yan, ganyan. Ang susunod ay kukunin naman natin ang neck or ang collar. Kung ang example, ang neck natin ay 16 inches. Ang one part ng collar is 4. So, i-curve natin ang ating tape measure, tapos lagyan natin ng tanda. Yan, ganyan. Diyan tayo magsisimula ng pagkuha ng ating sa collar. So, ayan. Ang susunod ay ating guhitan ng pabilog itong sa neck or sa collar. Ganyan. Yan. Then, after that, ang ating isunod ay ang sa shoulder. Ang shoulder natin ay 19 inches. So, 19 inches. Yan. Pagpa-plus ka lamang ng mga 3/8 or 1/2 para sa sa tahi. Then, kuha natin ito. Yung iba, kapag ka pinakarb nila ito. Dahil sa ito ay collar. Yung iba naman, tuwid ang samang shoulder. Yan, ganyan. So, meron na tayong sa shoulder. Sa mga hindi nakakaalam, ang line na ito, ito yung back. At ang line na ito, ito yung front. Yan. Ganyan siya. Yan ang front. Ngayon naman ay kukunin natin yung para sa armhole. Dito pa magsisimula sa second na guhit. At ang kukunin mo ay yung kalahati ng shoulder. Ano ba ang kalahati ng shoulder? Ang kalahati ng shoulder ng 19 is 9.5. Then mag-add tayo ng 3/4. Yan. Yan sa 3/4. Iskwala natin siya. Square natin. Yan. Ganyan. Okay. So, nakuha na natin yung sa armhole. Ngayon naman, ang kukunin natin ay yung sa front naman ng shoulder. So, kalimitan dito. Kung gusto mong slanting ang iyong balikat, then pwede mong ikuan. Kalimitan ito, mga 3/4 lamang. Dito sa baba, dito. 3/4. Yan. After na kuha mo yan, then yan tayo magkuha ng shoulder ng front. Dito naman sa baba, dito tayo kukuha ng sa breast. Ano ba ang breast nito? Alam nyo, ito yung square na ito, may nakalagay na 1/2 yung 1/2. So, kapag ka tinignan mo, 19 inches yung, 42 ang breast nito. So, 21 ang ka natin, kalahati nun. Mag-a-add ka ng para sa tahi. So, yan. Tapos, mag-turn ka naman ng mga 2.5 para naman
sa sleeve. Sleeve armhole. Then, ganito ang gagawin mo sa armhole. Yan. Ika-carve mo siya. Yan. Then, point to the fan. Then, saka kagagamit ng isang tool. So, ito, ganito. Siya yung gagamitin mo dito. Yan. Para makuha mo yung armhole. Yan. Meron ka ng armhole. Yan. After na magawa mo yan, ang susunod mo ay ikat mo itong sa back part ng ating pattern. Kasi ito yung pagbabasihan ng ating sa front na shoulder. So, yan. After na cut mo siya, i-fold mo. Fold mo. Yan. Ganyan. Tandaan mo yung sa neck. Yan. Yan. Kasi pag didikitin mo sila, ganun din sa armhole. So, yan. After na magawa mo yan, kunin mo yung sa front, sa back na sukat ng neck, then ituloy mo doon sa baba. For example, ang ating neck or collar is 16, so dapat ganun lang yan. Kaya lang may allowance tayo na 1 inch para sa yan, para sa ating bangkito or yung ilalim ng collar. Then, lalagyan mo siya ng ganyan. Yan. Kuha mo na siya. Dito naman sa armhole, ganun naman ang iyong gagawin. I-adjust mo siya na paharap naman. Yan. Ganun. Yan. Ganun lang siya. So, nakuha mo na ang harap at likod ng itaas ng ating pattern. So, ang susunod natin ay ang length ng polo. For example, ang length ng ating polo ay 28 and a half. Ang una natin sinusukat ay yung likod. Sa likod tayo kumuha. So, likod yung ating ganyan dito. Tapos mag-a-add tayo ng 1 and 1/4 para naman sa allowance ng sa harap. So yan yung sa harap, ano. Then kukunin natin yung sa hips. For example, ang hips ay kaparehas lang ng sa ating sa breast. So, ganun lang. Kalimitan naman yan, pantay eh. Maliban na lang kung ano ang iyong gagawin. Then, ating ubluhitan ng sa likod. Sa harap, iba ang sa harap. So, ganito ang kalimitang gawa ng pagkasapo. Yan. Kung gusto mo lagyan ng curve sa gitna, yung mga babae or lalaki, gusto yung sexy, yan, ganyan. Kung gusto mo lagyan ng
pagiging sexy. Yan. Yun naman ito gusto mo lang. Hindi naman, hindi. Ganyan lang. Sexy mo lang. Maraming siya. So, ayan, ganyan ano. So, nagawa na natin. Sa harap, kalimitan, ganito ang forma sa harap. Ayan. Lagyan mo siya ng allowance pa para sa tahit or sa lupi ng iyong polo. Gusto mong ganun din. Ayan, ganyan. Para lang sa allowance to, ang tupi ng polo. So, ganun lang ang gawa niya. Ang susunod naman ay ang sleeve, ay ang armhole. Kunin muna natin ang armhole nito. Ano? Yan, 9 plus harap likod. Yan, 20 and a half. So, 20 and a half ang ating armhole. 20 and a half, ano? Ang length ng ating armhole, te ating sleeve, ay 22 and a half. So, bawasin natin ang cups. For example, ang cups ay 22 and a half. So, magiging 20 lamang, ano? So, dito tayo mag-start ng yan. Tapos, kunin natin yung kung gaano kalaki yung gusto mong bagsak yung iyong arm, ano, sleeve or nakaporma sa kamay. Ganun ang gawin natin. Tapos, i-line natin siya. Yan. Ganun din dito. Yan. Tapos, ang ating armhole ay 20 and a half. So, 20 and a half. Doon. Ano? Kukunin natin dito. 20 and a half. Or dito ay 10. 10 and 1/4. O, yung ganun, ha? 10 and 1/4. Ang ginagawa natin diyan para makuha natin kung saan natin ibabagsak yung curve, ating kunin yung gitna ng ating kunin natin yung gitna nito. Yan, ganyan. Okay. Paano nga ba makukuha ang kanito? So, ganyan yun. Forma natin. Then, yan. Forma natin ganyan. Or, pwede mo siyang i-carve pa dito ng maganda. Yan, ganyan. Depend sa iyo yan kung gusto ko maganda yung pagkakapa na. Kung gusto mo naman, mababa pa siya, pwede mo pa siyang ibaba hanggang dito. Ganun, no? Tapos, kunin natin yung sleeve width. Ang sleeve width natin ay 8. Caps sa caps, 8 inches. So, ang kalahati noon ay 4 inches lang. 4 inches, ano? Kaya lang, meron siyang mga tacks na ginagamit tayo, ilalagay. Okay, natin 5 and a half. So, itong gagamitin din natin. Square. Carb. Yan. Hanggang dito lang tayo. This one. Ito lang ang ating caps. Ayan. Kung lalagyan mo siya ng taps, kunin mo ang kalahati nito. Yan.
5 and 1 fourth. So 2 and 1 eighth. Yan mo lalagay yung tacks na gagamitin mo. Ano ba ang kalimitang tacks na haba ng tacks? Mga depende sa iyo kung gusto mo mahaba. Pwedeng 3 and a half. Gugupitin mo kasi ito ng kabila sa likod. Ayan, ganyan. So, ganyan lang ang pagkuha ng ating sleeves ng ating polo. Kung sa short sleeves naman, basta maglalagay ka lang ng halawaan dito sa patahe. Limitan ng patahe. So, halimbawa, ang ating short sleeve ay 9 ang length. 9 ang length. Yan. Ganun din, square natin siya. Square natin. Lalagay ka ng para sa tupi. Yan, depende yan sa gusto mong laki ng tupi. Ngayon, ano ang iyong sleeve width? 8, for example. Yan, ganyan. Ang gagawin mo, ganun pa rin. Yan. Kukunin mo ngayon yung kung gaano ang ini-allowance mo dito. Bawa 8 and 1 fourth o 8 and 1 fourth ang ito ang mabusap. Para pag pinahi mo, nakakalapad. Hindi siya magkukulubot. Yan! Ganyan. Yan lang ang kung natin. Then, kung tatahiin mo na, kung tatabasin mo naman ang right, ang manggas, pagka binawas mo ang sa harap, yung front, yung pinakang front niya, magbabawas ka ng ganun. For example, kung ito yung ito naman yung sa harap, babawasan mo. So, para saan yun? Bakit babawasan yung sa harap? Yun ay para sa hindi siya mag para maganda ang lapat ng iyong manggas. So ayan, gupitin natin ang pattern. Yung likod maliit kaysa sa harap, ano. Ayan, tandaan natin yan, ganyan. Tapos gupitin na rin natin to. Para hindi malito. Ganun din dito sa harap, sa likod. Tipikin natin ito. Ayan. So, ang purpose niyan para hindi ka na malito kung alin ang pan mo. Kung gusto mo lagyan ng design dito sa side, ganun yan. Ang bulsa, kalimitan, ay mas mataas dito. Dito sa kang ito. Mga ganun kataas. Yan ilalagay yung bulsa or front pocket ng iyong polo. For example, ang polo mo ay may pocket na din. Yan! Ganyan. Magyan mo ng design. Yan, ganyan. Mostly, ang sukat niya ay 8 lang. Ang sukat ng iyemat. Sa harap, ganun din, maglalagay ka ng allowance.
So pag pinabas mo ito, siyempre doble yung polo, yung tawag dito, yung tela. Tapos lalagyan mo siya ng what do you call that? Umbrella. Ang tawag namin ay umbrella. Although pwede na ito, kaya lang maliit lang siya. Maliit. So dagdagan mo siya mga isang ruler na gano'n. Ayan. Isang ruler. Ayan. So yun. Dito ka mag-run. Kung gusto mo lagyan ng tax, alimbawa, tax dito or tutupi mo, magdadagdag ka ngayon dito ng pan. Kapag gano'n. Or puputulin mo ito. Cut mo siya. Ayan. Cut mo siya dyan sa tela. Duble ito siyempre. Duble. Saka may didikit. Para may design. Ganun lang yan. So nakita nyo, ito, dagdag lang ito. Ito ang pinakansukat natin. Ang tatlo. So, ito ang A. Ito ang B. Ito ang C. Ito ang D. Ito ang E. Balikat. Yan, balikat. Yan. Lagi meron tayong allowance. Ha? Tandaan ninyo may allowance tayo para sa tahi. Ganun din sa manggas. Halimbawa, wala kang allowance dito. Lagyan na allowance. O kaya dito sa loob. Yan. Itong harap, nilalagyan natin ng allowance yan para sa tubig. Ganun lang yan. Mga 1 1/4 or 1.5 ang ganun. Depende sa gusto mong laki ng allowance. Maraming salamat sa iyong panunood ng aking video. Kung may natutunan ka at pwede mong i-apply sa polo, gawin mo na ang natutunan mo. Gusto kong may malaman sa iyo kung nasiyahan ka at may nalaman ka. At kung nagustuhan mo, huwag mong kalimutan at i-like, subscribe mo. Hit mo na rin ang bell button at all. Salamat sa pag-watch ng video. Sa susunod na lang uli. Ang inyong lingkod, Samo Ortiz.